Kahapon po sa vlog natin ay ibinahagi po natin yung tinatawag natin na 3-in-1 technique. Kung paano mo mawiwin ang ex mo ay kailangan mo ang tatlong bagay na to: method acting, reciprocal liking, at yung tinatawag nga po natin na hook. Itinuro po natin ito kahapon at alam kong napakarami pong nag-comment dyan. In fact, isang successful client po natin ang personal na nag-message sa akin kahapon at pinuri nga po yung vlog natin yesterday dahil ito po ang technique na nakatulong po sa kanya. Pero today ay pag-uusapan po natin yung AAA approach. Kahapon 3-in-1, ngayon naman po yung AAA approach kung paano mo maibabalik ang dati to win your ex back. Magandang pag-usapan ito mga kapapong, pero kung bago ko po kayong panauhin dito po sa Papong TV, huwag na huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. At syempre po, paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga kapapong, tayo po ay nagbibigay ng assistance, tumutulong po tayo sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po tayo umusad, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! As I've said, tayo po ay hindi napapagod, hindi po tayo nauubusan. Mag-share ng mga technique, mga utol, lalong-lalo na nga po in winning your ex. Kung paano ka magiging attractive, paano lalabas yung value mo as a person, paano ka mamomotivate sa buhay mga utol. Lahat po yan ay itinuturo po natin dito po sa Papong TV. Pero today specifically ay kung paano mo maibabalik ang ex mo once again, ang itatopic po natin. Madalas ko pong sinasabi na kung kayo po ay nasa rejection, nasa isang breakup sa kasalukuyan mga utol, simpleng-simple at tatlong word lang po ang dapat natin bigyan ng pansin: change your approach. Madalas kong sinasabi ito mga utol dahil kung halimbawang ikaw nga po ay hindi nabibigyan ng value, nababaliwala, o sabihin na nga pong iniiwanan mga utol, syempre, ang pinanggalingan lang naman yan is kung paano mo siya hinahandle, kung anong approach ang ginagawa mo sa kanya sa kasalukuyan o noong mga nakaraan. So kailangan mo lang po itong baguhin. Of course, hindi ito ganun kadali, kaya nga po tinuturo natin kung paano mo dapat gawin. Ang logic, technique, or topic na isishare natin ngayon mga utol ay kamakailan nakakarinig din po ng mga basher. Kumbaga maraming nagsasabi na hindi ito pwede, hindi ito effective mga utol. Pero based on data and based on experience, napakarami pong nagkakabalikan dito. In fact, personal ko pong nawi-witness ang mga reconciliation and positive realization and better understanding nga po ng mga exes or dumper na mga nagdump at nag-iwan nga po sa kanila. Sa ganitong paraan ay madalas ko pong nakikita yung mga success at sa ganitong option or paraan nga po nakikita ko nagkakabalikan po ang karamihan. Maraming nagsasabi na hindi mo dapat gawin ito. Specifically, ang paghingi ng apology sa ex mo mga utol. Dahil sa totoo lang, may mga situations na hindi na talaga kailangan eh. Lalong-lalo na nga po yung kung halimbawang kayo nga po ay para naghahabol na or sabi na nga po nating wala naman kayong literal na kasalanan. Pero we have to think twice at maging knowledgeable tayo na ang isang breakup may root cause yan at ang root cause niyan malamang ay pressure or problema. So yung paghingi mo ng apology mga utol ay pwede mo rin maging number one tool. Pwede pa rin siyang maging instrument para kayo po ay magkabalikan. Actually, based on experience, tulad nga po na sinasabi ko, napakarami pong nagkakaayos by just asking an apology. Ito lang po ang isa sa mga ituturo natin ngayon mga utol. Pero meron pa pong dalawa. Dahil ang pinangako nga po natin, AAA method ang gagamitin natin ngayon to win your ex. As I've said, change your approach mga utol. At ang unang A na gagamitin nga po natin is apology. Kaya po ito hindi nagwo-work dahil nga po paminsan-minsan ginagamit po natin to as an excuse para mapalapit, para makausap, or even para magkasama at magkita kayo ng ex mo. Hindi po ito ang kailangan natin gawin mga utol. Dapat po yung paghingi po natin ng apology ay kailangan sincere at talagang kailangan naintindihan ng ex mo na kayo nga po ay nagkaroon na ng realization. Hindi yung porkit kayo po ay nagkakagulo, nag-aaway kayo, tatawagan ko ang ex ko, kukontakin ko ang ex ko kasi kailangan humingi ako ng sorry sa kanya mga utol. Well, ginagamit mo to bilang dahilan, ginagamit mo bilang excuse para magkaroon ka ng way papunta sa kanya mga utol. Hindi po ito magwo-work ng ganyan. It will never work that way mga kapatid. Kaya kailangan po nating bigyan ng panahon. Asking sorry or apology ay talagang magwo-work dahil isang paraan po ito para maiparamdam mo sa ex mo na ina-acknowledge mo siya, na vina-validate mo yung feelings niya mga utol. Dahil kadalasan ang ex natin magiging very sensitive kung ano ang nararamdaman mo. Kadalasan nga sinasabi nga nila na sarili mo na nga iniisip mo at hindi mo iniintindi ang kalagayan ko. It will be very effective, lalong-lalo na nga po kung halimbawang ito ang hinihintay ng ex mo na manggaling sa'yo.
In my opinion, magiging very effective ito dahil paraan din ito para ma-mental condition ng isip ng ex mo. Para kang nagtatanim na may long-term effect at may epektong maganda at positibo sa isip ng ex natin. Also asking apology in the right timing, ha, hindi yung parang ginagamit lang nating excuse na para makausap mo ang ex mo tulad nga po ng sinabi ko, ay maiintindihan, magkakaroon ng bagong pananaw ang ex mo sa iyo na ikaw nga po ay may better understanding na at may matuwid na perspective na towards the breakup. Another thing is magkakaroon ng way ito mga utol para mabura sa isip ng ex mo. Yung tinatawag nga po natin na parang silent battle. Kasi pagka halimbawang kayo ay nasa breakup, very natural na pag-isipan ka ng ex mo na baka mamaya masama ang loob mo mga utol. Eh hindi po ito pwede kung gusto mong bumalik ang ex mo sa'yo dahil ang dapat niyang isipin or maintindihan sa atin mga kapatid ay wala po tayong masamang tinapay, wala tayong bitterness, wala tayong negative thoughts na nagaganap. And also, it's a way to emotionally connect sa ex mo mga kapatid. Magiging very effective siya kung halimbawang kayo nga po ay nagpaubaya na nga po for the meantime. Yung halimbawang naramdaman niya na talagang nagkaroon na po kayo ng pag-unawa, yung sabi na nating na-clear na po yung kanyang pag-iisip at naramdaman na nga po niya na kalmado na po ang situation. Well, kaya po siya nagiging mali o na-distinguish na dapat na hindi mo ginagawa mga kapatid dahil madalas ginagamit po natin ito at ginagawa po natin ito kung saan napakainit po ng situation. Kung kailan may frustration at pressure ang ex mo, dun ka pa magsusorry. Of course, hindi po ito necessary at dapat hindi mo gawin. Kaya nga po sinasabi ko, magpaubaya ka muna, bigyan mo muna ng panahon na maintindihan niya na totoong nagkaroon ka ng realization. And then, execute the apology. Second, of course, is appreciation. Ito na po yung pangalawang A, mga kapatid. Kailangan ipakita mo to sa ex mo at kailangan iparamdam mo to sa ex mo nang sa ganun maintindihan niya na pwede pang maayos yung situation ninyo in the future. Kasi kadalasan pag kayo po ay nasa breakup, isa man dyan or dalawa kayo mga kapatid, ang iisipin nyo, the situation already broken, nasira na, broken into pieces, wala nang pag-asa. Pagkahalimbawang vina-value at pinapakita mo sa ex mo na na-appreciate mo siya, ini-treasure mo yung mga nangyari sa inyo, kadalasan hindi ito expected ng mga ex natin. Kaya it will become a surprise mga utol kung all of a sudden sa kalagitnaan nga po ng breakup struggles or cycles na nangyayari sa inyong dalawa ay bigla mo po siyang pasasalamatan. A way to motivate your ex, a way para makondition din ang ex mo, dun nga po sa long-term effect na inaabangan at ginagawa po natin. Third, acceptance. Ito na po yung pangatlong A na dapat nating gawin mga utol. Bakit kailangan nating gawin ito? Dahil kailangan maramdaman ng ex mo na ikaw nga po ay moving forward kahit nga po napakasakit at napakabigat nga po na nangyari sa inyong dalawa. Ito mga utol, most especially kung halimbawang kayo ay naghabol na, no, mas magandang gawin natin ito, iparamdam mo sa kanya na kayo nga po ay may acceptance, may respeto, may understanding na nga po sa kasalukuyan. Part pa rin ito ng realization na nangyari sa iyo dahil kung meron kang apology, meron kang appreciation at meron kang acceptance, things will change. Biglang magbabago ang tingin ng ex mo sa iyo mga utol at unti-unti kanyang maiintindihan. Kung titignan mo overall itong AAA technique na to mga kapatid, makikita mo na hindi ka desperado o desperada, hindi ka magmumukhang needy rito. In fact, ikaw ay magmumukhang confident. Pagka nangyari yan mga kapatid, dito na po papasok yung medyo mag-worry yung ex mo sa'yo. Of course, fear of loss will come into action mga utol. Eh kailangan pa naman yan. Especially kung halimbawang ang pakiramdam ng ex mo ay nandiyan ka lang at nag-aabang. Recap natin mga kapatid, ngayong araw na to ay itinuro po natin yung AAA technique. Kadalasan ito po ay pinapaliwanag ko sa mga coaching session natin. Pero by public demand, viewers demand mga kapatid, ay kailangan ko pong ibahagi para makatulong naman po tayo sa nakararami. AAA message or AAA approach stands for apology, appreciation, and then acceptance. Bakit kailangan natin gawin ito mga utol? Dahil ito lang po ang mga paraan para mabilis na maliwanagan ng ex mo sa nangyayari sa'yo. Dahil kung halimbawang kayo nga po ay biglang magno-no contact, minsan lalong naguguluhan ang mga ex dito, lalong nalilito at lalong nagagalit. At kaya natin pinagsama-sama itong tatlong ito mga utol dahil naniniwala po ako na mga epektibong sangkap ito para mas mabilis na magkaroon ng realization ang ex mo. It will be better kung halimbawang magpaubaya ka muna ng konti para mapaniwala mo lang siya mga kapatid na nakapag-isip-isip ka. And it will also help para maging kalmado ang isang situation at mas maintindihan, magkaroon ng clarity ang ex mo at kayo. And after that, solusyonan nga po natin yung isa sa probably mga naging problema, yung approach mo sa kanya. Kaya kailangan i-change mo yung approach sa kanya by using this AAA na tinuro nga po natin. First,
ask for an effective apology. Huwag mo siyang gawing excuse. Kailangan ito po ay sincere and within. Second, appreciate para maramdaman po niya yung value niya, mga utol. At once again, magkaroon po siya ng inspiration at imagination. Mamotivate po siya na one day, someday, pwedeng ayusin pa rin ang situation. And then yung number three, mga kapatid, importante ito, is yung acceptance. Nang sa ganon, hindi po tayo magmukhang desperado or desperada, and also para mawala yung pressure. Away din ito, mga utol, para isipin ng ex mo na pwede kang mawala sa kanya. Doon nga po papasok yung fear of loss. Yan po, mga utol, yung epektibo at itinuro natin ngayon na alam kong marami po ang nag-request at marami po ang matutulungan. Hanggang sa muli, mga kapatid, I hope na marami po tayo natulungan dyan. Bantayan po natin at mahalin po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po. Stay safe po, Papong TV.